Welcome to Donmar TV News Channel. Pangulong Duterte tinanggap na ang pagbitiw ni Lieutenant General Parlade. Tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw ni Lieutenant General Antonio Parlade Jr. bilang isa sa mga tagapagsalita ng National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict. Ito ang inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Sa pahayag ni Lieutenant General Parlade, ang kanyang pagbibitiw ay hindi nangangahulugan siya ay umaatras sa laban kontra NPA, bagkos aniya maaari pa naman itong ituloy ang laban bilang isang pribadong mamamayan. Sa ulat, kinumpirma ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pagbaba nito sa pwesto at ang nalalapit na pagretiro sa serbisyo sa 26 ng Hulyo. Pinaghinay-hinay naman ni Senator Panfilo Ping Lacson si Senator Manny Pacquiao na huwag pabigla-bigla sa mga expose daw na korupsyon sa administrasyon. Ginawa ng senador ang pahayag matapos na magipagpulong siya kay Senator Pacquiao at Senate President Tito Soto na sinasabing bago umalis ng Pilipinas ngayong weekend, itong si Pacman patungo ng Amerika para magpatuloy sa kanyang training, sa kanyang laban naman sa gusto, laban naman dito kay Errol Spence. At sinasabi daw, ang dito kay Senator Ping, ay meron daw ilalabas na mga pasabog o ebidensya si Senador Pacquiao doon pa naman sa naging hamos sa kanya ng Pangulong Duterte. Naniniwala si Lacson na desidido rin si Pacquiao na patunayan sa Pangulo ang laganap daw na katiwalian sa ngayon. Pero pinayuhan daw itong si Pacman na mag-ingat, baka ang ilang hawak niyang ebidensya ay mga peke. Kapag anya sumemplang daw kahit isa ito lamang, kahit doon sa malit na bagay, ay malilimutan kahit ang mga malalaking may sustansya na expose o pagbubulgar. Muli namang nilinaw daw ni Pacquiao na hindi naman siya nakikipag-away sa Pangulong Duterte, kundi nais lamang daw niyang makatulong naman sa kampanya, laban naman sa korupsyon. Oo, dinidido siya. Sabi niya, katunayan, marami akong bala, sabi niya. Talaga? Eh, alam mo, si Senator Pacquiao, ano to eh, fighter ito eh. Pagtunog ng bell, talagang ano to, sugod pa rin ito eh. Alam naman natin, hindi naman niya maabot yung 8 bells kung hindi siya fighter, di ba? Totoo yan. So, basta tumunog yung bell, hindi mo na maawat yan. Uh-huh. Eh, mukhang ganun ang situation. Parang, alam mo yung crossing the Rubicon, parang ganun na yung kanyang sitwasyon ngayon eh. Wow. At sabi, ang sabi niya nga sa amin, hindi talaga, ano, kasi hinamon niya ako, eh, tanggapin ko yung hamon niya. Mm-hmm. Eh, ako talaga namang kilala niyo naman ako. So, nandun kami, ang advice lang namin sa kanya, siguraduhin mo lang na yung mga hawak mo talaga masustansya. O, mukhang nakapag-ipo na siya eh. Wow. Yan na siya sabi niya eh. Actually, lilipad siya sa Sabado. Mm-mm. Pero sabi niya, maririnig niyo ako bago ako umalis. Una rito, sisilipin umano ni Pacquiao kung saan ginastos ng DOH ang inutang na bilyon-bilyong pondo para sa COVID response. Bagay na sinopla ng Malacanang dahil nagkaroon na ng Senate investigation tungkol dito. Maglalabas din daw sa sunod na linggo si dating Senador Antonio Trillanes IV ng mga korupsyon na kinasangkutan din daw ng Pangulong Duterte at Senadora Bongo. Ang nasabing banta ni Trillanes ay kasunod na rin naging hamon ng Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao na pangalanan ang mga ahensya ng gobyerno na sangkot daw sa korupsyon. Inilala din ng dating senador ang naging hamon niya sa Pangulo na pumirma ng waiver para sa 2.2 billion pesos na BPI bank accounts niya na hindi raw nagawa dila naman sa dami raw na mga alibay. Minalit lamang Senador Bongo naman ang naging banta ni Trillanes kung saan sinabi nito na nagpapapansin lamang si Trillanes dila sa nagbabalak din itong tumakbo sa 2022 elections. Dapat rin anyang huwag nang antayin sunod na linggo kung talagang mayroon itong ilalabas na anomalya laban naman sa Pangulo at laban din sa kanya. First mong ikaw na magsabing merong ang sasabihin tungkol sa corruption, sabi nila kay Pacquiao, siguraduhin mong hindi ka masusunog or mananakaw as early as now or else yan ang matatandaan ng tao. Di ba? Teen Obra, maraming salamat ha. Eh alam nyo, MCL, salamat din po. Eh anong nangyari? Ganyan po kasi yung nangyari kay Trillanes. Si Trillanes po, lahat ng sinasabi niya, lahat ng expose niya noon, lahat sunog. Lahat olat. Lahat umaatras yung mga witness na pinagkukuha niya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung mga witness. Di ba? So feeling ko lang naman ha, isa yun sa mga pahapyaw nung mga nila Lacson at saka nila Soto eh, na pag ikaw nagsabi ka niyan, siguro doon mong may ebidensya ka ha. Kasi ilang beses na kami nasunog dito eh. Oh, kasi feeling ko nung una, medyo pinaniniwalaan pa si Trillanes. Eh pero nung bandang uli, parang sunod-sunod na yung chismis, iba-iba na, eto may ganito, tas eto may ganyan, tas eto... Ano ba talaga, Trillanes? Lahat na lang eh, may kwento ka.
Oh, kasama pati isipin niyo lahat, pat buong pamilya ni Pangulong Duterte dinawit. O hindi nga naman may tama sa utak 'yun, 'di ba? Oh, hindi ko sinabing may tama, may sabihin may correctness. Ibig sabihin, wala talaga siyang tama sa utak. Hindi siya tama. Oh. Okay, ibig sabihin ha, ulitin ko, yung tama hindi ho 'yun yung sira ulo ha, ibig sabihin ng tama yung correct. So, kung may tama nga naman sa utak 'yun, sana nasuportahan siya ng mga ano niya, ng mga kasamahan niya. Eh pero walang tama, walang correct, hindi, mali talaga eh. In other words, walang credibility, 'di ba? Ganun ang dating ni Trillanes eh. So ngayon, humihirit na naman siya. Pansinin niyo, walang sumusuporta sa kanya. Isipin niyo kasi, isipin niyo na lang 'to ah. Oh, 'di ba? Isang bayan, ha? Hanggang ngayon hindi pa makapili. Lagi niyang pinipresenta yung sarili niya. Ako naman. Ako na yan. Ako na, piliin niyo. Ako lang ang tunay na oposisyon, eh, 'di ba? Yan ang sabi niya. Ako ang tunay na oposisyon eh. Ako yung totoo eh. Oh, kaya lang pinagpipilian pa sila Robredo. To the point nga na sinabi pa nila si kahit nga sila Isko at saka si Pacquiao iniisip ng isang bayan. Tapos nag-react nga to si Trillanes, 'di ba? Sabi niya, bakit tayo kukuha ng dating Pro Duterte? Oh. Doon pa lang, kitang-kita mo na. Merong may problema dito kay Trillanes. Medyo sa tingin ko nga eh, hindi kaya Trillanes na insecure ka na? Bakit? Eh kasi parang ayaw ka talaga eh. Parang ang dating nung isang bayan, pag no choice na, sige na nga si Trillanes na lang. Kasi ito napapansin ko, no choice sila kay ano eh, kay Lenny Robredo. Eh kaya lang, ang problema, mahina talaga si Robredo kahit sa ambagay. Hindi lang sa pananalita, mahina talaga siya ah. Sa, alam naman natin, sa survey, wala, napakalayo, sobrang layo niya sa survey. Oh, eh paano susuportahan yan? Paano yung makakakuha ng campaign funds yan? Paano makakahingi ng tulong yan, di ba? So, nag-iisip ngayon itong isang bayan ng ibang pambato. Oh, bakit hindi nila sabihin kung talagang kumbinsido sila na magaling si Trillanes, kung talagang kumbinsido sila na winnable si Trillanes, kung talagang kumbinsido sila na credible si Trillanes, simulat sa pool, dapat sinasabi na nila, eh si Trillanes will be a good bet or will be a strong bet, di ba? Para sa opposition. Walang ganun eh. Parang ang kay Trillanes, eh kung, saan yung pumipiyok? Etong si Trillanes, ha? Trillanes! Araw mo ngayon, langyaka. Joke lang. Eh, ito kasi si Trillanes, feeling ko nung napapanood niya, sandali, bakit hindi na akong kaaway ni Duterte? Bakit si Pacquiao na? Hindi pa pwede yun! Dapat ako pa rin ang number one na kaaway ni Duterte! Eh isipin mo si Pangulong Duterte, sinabing talagang lantarang binanatan si Pacquiao. At talagang lantaran na sinabi niya na aaraw-arawin kita. Okay na bukasan, 'di ba? May banat na naman siya. Halos inaraw-araw nga ni Pangulong Duterte niyang hindi naglalabas ng ebidensya si Pacquiao tungkol sa korupsyon. Oh, 'di ba? Feeling ko etong Trillanes na 'to nainggit. Sabi niya pambihirang buhay ito. Oh. Ang ilang taong kong binanatan si Duterte, isang araw lang napunta na kay Pacquiao lahat. Hindi pwede yan, tatakbo akong pangulo eh. Ha? Eh, baka lang naman, baka lang. So, siguro sabi niya, makahirit niya ng isang one time, big time. Tingnan ko kung may pumansin sa akin. Eh, ito namang GM eh, pinansin pa. Oh, kahit wala, alam mo, wala na sa bilang niya si Trillanes eh. Alam niyo kung bakit wala na sa bilang? Ah, alam niyo? Dahil una-una, ha, wala na nga sumusuporta sa kanya sa oposisyon. Hindi nyo ba alam? Hindi nyo napapansin? Lumalayo sa kanya yung mga oposisyon. Hindi nyo napapansin? Pagdating kay Trillanes, parang may sarili siyang mundo. Hindi siya sinusuportahan. Paano mo nalaman? Ito. Nung umirit si Pacquiao, nung bumanat si Pacquiao, binanatan ni Pangulong Duterte. Ang daming rumide na mga politiko, mga oposisyon, kinampihan si Pacquiao yung iba, di ba? Yung iba kay Pangulong Duterte. Pero pag si Trillanes ang nagsalita, wala, tumatahimik lahat ng mga politiko. Ikaw na lang, bahala ka sa buhay mo, magulo ka eh. Kasi sa totoo lang, credibility wise, alam siguro ng mga oposisyon
Delikado ito si Trillanes. Pagdating sa mga balita, di ba, naalala niyo yung Bicoy na una? Sablay na sablay eh, di ba? Oh. As in, lahat ng mga ano niyo, parang ano pa siya, convinced na convinced. Oh, ditino mo to ha. Oh, oh ito, kita niyo. Oh, oh, oh. Tapos sabay biglang nilaglag siya nung Bicoy. Di ba? Eh, ikaw, kung ikaw nga naman, isang politiko, sabi nga nila eh, ito yung sabi nito ni, ano ha, dito tama sila Soto, tsaka si Lacson eh.